Angeles. So babalikan namin yung nakita namin na GoPro kahapon. Sana hindi pa nabenta, mura kasi. So actually nagsearch na ako noon. Kaya bala ko na talaga magpalit. Choices ko either Hero 4 or Hero 5. Yung Hero 6 medyo mahal pa yung benta eh. Mga nakikita ko. So nakita ko sa marketplace yung Hero 4. Parang pinakamura ko nakita 7K, 6K. Hero 5 naman 10K above. So yun, Hero 5. Check natin ulit kung nandun pa. Alright, dito na kami. Excuse ko ha. Ah, pang ano to no? It's parang handlebar. Meron naman siyang battery. 50% pa battery. Pero try ko mag-charge. Ayan, nag-charge siya. Factory reset ko te. Wala nagtitingin atin itong GoPro mo ngayon? Phone. Ito na, kaya na. Okay lang, titestingin ko pa din. Sorry ate ah. Okay, so after 2 days, ngayon ko lang matetest tong GoPro. Busy eh. Okay, so punta ako ngayon sa Marquee Mall. So, bibili ako ng extender para sa mic jack. Kasi wala naman akong mic adapter nito, yung Hero 5. Gagamitin ko muna ng audio itong luma kong cam. Kasi ito meron tong ano eh, mic input yung ginawa ko. So gagawin ko itong lumang cam ko dyan sa sarap, kasi extend ko na lang yung mic nya. Nabili ako na extender. Tapos ito ng GoPro yung magiging main cam ko ngayon. Hop 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 hop. Tayo dumaan. Ba, wala na yung motorcycle lane. Pala nito pag walang angkas. Stig. Sabi, last ng hangin. Tinanggal na nila yung masikip na daanan ng motorcycle. Sana walang traffic doon. Mainit pa naman. Bait ng mga motorista dito. Ito, shortcut. Bawal kasi dumaan doon. U-turn ka pa, layo-layo. Ito. Diretso ka na. Pwede ka na siya shortcut. So dito tayo dadaan. You know, pwede rin doon. Mismo yung highway eh. Kaya dito na lang ako dadaan. Maluwag dito. Dami sakit doon eh. Pwede na bang moto vlogger? Ah, pwede pala doon. Diretso na lang kaya ako. Diretso na lang ako. Naka one way pa kasi doon. Ewan ko, anong ginagawa nila, parang yung mga kanal yata.
Thank you lang kayo lagi pag ganun. Matutuwa yung mga parisa sa inyo. Ang daming Mio dun ah. Oh, medyo malapit na tayo. Diba? At din mo siya nakatingin, nagte-thank you ako. At least he knows. Right? Trot! Mainit na. Hindi ko pa naisuot yung balaklava ko. Pawisan na naman tong helmet ko nito. Yung padding. Ito ah. Ganyan kaya talaga ako kahit walang camera. Yay! Pangit ng view ko ah. Kunti. Natay kung tatabi siya. Hindi man niya kailangan tumabi. Bilisan na lang niya siguro. Banking. Baby banking. Speed limit 40. Pero bibili sa sasakyan dito. Try natin 40. Nagigising ko lang din. Midlip ako kanina eh. Dahil kayo na ako alis eh. Pero okay lang. Hindi na masyado mainit. Singit-singit muna. Basap na nga motor. Dali sumingit. Actually dito ako eh. Change lane na ako. Tain ka na ba? Tingin ka na, napit na. May enforcer pala dun eh. Minsan pwede umikot dito eh, kasi may enforcer. Ikot ang rotonda. Nangat. Right ni kuya. Alright. Park muna. Salamat pre. Ha? Bait tayo dito eh. Ah, init. Okay, bilo muna ako. Muna ako dito sa Marty. Thank you for parking. Please enter your car. Alright. Traffic na naman. Thank you. Alright. Tingnan tayo mamatay sa init. So yan yung binili ko. Extender nitong mic. Sana gumana. Nagagana naman to. Pares lang kasi ito eh. PRS. O kasi nga, yung lumang cam na ilalagay ko sa harap. Sa dual cam setup. So ito na yung main cam GoPro. Hindi ko ba actually nako-compare yung footage niya, yung dalawang cam. Pero tingin ko mas maganda tong GoPro. Tsaka yung view niya, pa super view to eh. So mas malapad to. So same settings lang yung ginamit ko. 1080p 60fps. Mas akin okay na yun. Pero yung render settings ko iba eh. Na-render ko siya ng 1440. That way, makukuha ko yung VP9 encoding ng YouTube para malinaw siya. Kasi diba minsan napapansin nyo, kuha kayo ng video, nag-vlog kayo, play nyo sa PC, linaw, tapos pag upload nyo sa YouTube, labo na, diba? Lalo kung mababang resolution kayo nag-record,
So yun, siguro gagawa ko ng tutorial yun. Importante yun eh. Kasi dati hindi pa alam yun. Ang labo mga videos ko, lalabo nung una. Ginawa ko, nire-upload ko. Kaya pag tinlay mo siya sa TV, kaya ako, mas maganda yung quality talaga. Yung encoding kasi na AVC, low quality siya. Kaya mas maganda kung ma-force nyo yung PP9 na encoding. Pero doon sa malalaking channels, walang problema yon. Kasi yun ang inaalat ni YouTube sa kanila pag nag-upload sila. PP9 na encoding. Kaya applicable lang to sa mga small YouTubers, kagaya ko. So yun, para malinaw yung video natin, di ba? Parang nakakasar naman pag ganda-ganda ng kuha ng camera mo tapos pag upload mo sa YouTube, pangit. Diba? Parang niloloko tayo ng YouTube eh. Ah, traffic dito. Kaya papakita ko sana sa inyo yung marami kasing motor shop dito eh. Ito ko nabili. Maybe next time na lang. Shortcut na ulit ako. So yun nga no. Abangan nyo na lang siguro. Pan ko ng video yan. Makatulong yan lalo sa mga bagong mga nag-start pa lang na motor vloggers. Ano maganda yung quality ng videos natin. Diba? Shortcut tayo. Yoko doon. Traffic. Ito, load dito oh. Sarap kaya ng ganun. Ingiti ang kapa niya. Diba? Sarap mag-drive ng relax lang. Kailangan magmadali. Pero kung umuulan na, yan, bilisan nyo na. Wala kayo kapote, kagaya ko. O, diba? Tayo nagmamadali eh. May na rin yun, para makikilala nila tayo, mabait tayo. Pag may camera ka. Diba, dito rin tayo pumasok kanina. So mag-u-turn na lang ako doon kasi rotonda to eh. Thank you. Ay, sa wakas. Ikot na tayo. Anong traffic? Pangin muna ko. Uy, voice na. Kaya lang wind noise. Nice. Uy, abot pa tayo. Yeah. Tingin ka naman, brother. Takot yung gano'n, no? Biglang kumakabig. Alam ko naman na nasa blind spot ako. Pero diba? Dapat check pa rin niya. Change lane na tayo. Mayroon kasi mag-change lane doon eh. Hindi nandito ka na. Iligo ka na lang. Kaliwa kasi ako mag-exit. Maraming ginagawa dito. Kapagayin ako pagayin. Sundan ko na lang ba to? Bilis kaya siya? Bilis naman siya. Change lane pa tayo, babalik din naman. Pero nilalagay nila yun para walang makapag top speed dito, no? Hindi, mapipigilan yung takbo. Gandit na lang mga brother. Mga nyo na yung next video ko.